tanong, lahat ba ng fairy tale nagsisimula sa once upon a time? Sagot, hindi. Ang iba ay nagsisimula sa kung iboto ninyo ako. Hello mga kahuan. Tama nga ang dating senadora kasi nalalapit na ang eleksyon. Marami na namang tatakbo. Uy, tumakbo nga. Pero hindi yan ang tinutukoy ko mga kahuan. Ang videong ito mga kahuan ay tungkol sa mga masasayang ganap at pahayag ng mga politiko dito sa Pilipinas. Sa nakaraang eleksyon, hindi maiwasan na sagutin ng isang senatorial candidate sa isang interview ang katanungan tungkol sa reproductive health bill. Na itanong sa kanya kung paano niya makukontrol ang pagdami ng mga anak sa isang pamilya. Pakinggan natin ang kanyang sagot. So are you for the reproductive health law? Na? Oo na po. Yes in yes. All forms or yes with reservations? Yes with reservations. Oh, what are the reservations? Kailangan mo ba sagutin? Of course, you're running for the Senate. Ha? Oh. Dapat talaga, lalo na yung mahihirap, dapat talaga mag-control kasi lalong naghihirap sa dami pag maraming anak. So how would they control? Look me in the eye. Now say to my face. Kailangan, lagi bukas ang ilaw na to. No. Oh my God! Wow! Hindi ko lubos maisip sa isang presidential aspirant kung bakit niya nasabi na ang sarap ng buhay pagkatapos ng kanilang session sa Senado. May meaning kaya ito kung bakit niya nasabi na masaya ang buhay? Kayo na ang humusga mga kahuan. Thank you guys, see you. Sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Ganito ang tayo palagi, ha? Ito namang si People's Champ at ang nangangarap na maging presidente ng Pilipinas ay akalain mo namang komedyante din pala. Panoorin at pakinggan ang kanyang mensahe sa dalawang kilalang announcer ng NBA. Manny, you have something very kind to say about us, yeah, to the people of the Philippines. Hello Philippines, itong mga kasama ko, hindi sila nakakaintindi ng Tagalog at akala nila pinupuri ko sila. Pero sila ay hindi nakakaintindi kaya pwede natin silang ibinta. Ayan, ito wala to, hindi nakakaintindi. That's extremely moving. Yes, we're moved. Yeah. Thanks so much. Okay, thank you. What? Sa nakarang eleksyon, hindi maiwasan na magkainitan ang dalawang magkatunggaling aspiring president na si Duterte at si Marujas. Kaya itong si Marujas ay tinirahan niya si Duterte na hindi successful ang kanyang war kontra droga doon sa Davao. Sino kaya ang napahiya sa kanyang mensahe? Si Duterte ba o siya? Pakinggan niyo ito mga kahuan. Buong bansa, may droga sa Davao ngayon. Ngayon lang, gusto mo, samahan kita eh. Makakabili tayo ng droga sa Davao eh. Oh. Sir, ganun din sa Makati. Droga? May droga ngayon sa Makati. Pwede tayo bumili ng shabu, pwede tayo bumili ng cocaine, pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan eh. Sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Ganito tayo palagi, ha? Isang bala ka lang. Talagang isang bala nga lang ang Pilipinas kasi sa nakarang eleksyon, sinayawan lang tayo ng buduts ng isang kandidato. Nanalo na bilang senador. Bong Revilla po, number 16 sa balota. Sana all. Kapag nagsinungaling ka sa congressman o sa senador, kakasuhan ka na ng perjury, may jail term ka pa. Perjury is telling a lie under oath. Pero kapag ang congressman o senador nagsinungaling sa iyo, ginagawa lang nila ang trabaho nila, magkakaroon pa sila ng bagong term. Anong tawag kapag nagtapon ka ng basura sa dagat? Sagot, pollution. Ano naman ang tawag kapag tinapon mo sa dagat ang mga politikong kurako?
solution. No comment. I don't know. But ang paboritong sport daw ng mga entry level na government employees ay basketball. Entry level meaning to say they start at the bottom. Kapag lower management position na, paborito daw nila ay bowling. Kapag upper management naman, paborito daw nila ay tennis. Ang paborito daw na sport ng mga high level government officials is golf. The study then made this conclusion. Kapag tumataas ang posisyon mo sa gobyerno, lumiliit ang balls mo. Fundamentally honest. Kayo. Ang akin talaga ay sinasabi ko yung totoo. May tatlong doktor, pinag-usapan mo anong pasyente ang pinakamadaling operahan. Sabi ng una, electricians, everything inside them is color-coded. Sabi ng pangalawang doktor, librarians, everything inside them is in alphabetical order. Sabi ng pangatlo, politiko ang pinakamadali. They have no brains, they have no guts, they have no hearts, and they have no balls. Top three na pinakasinungaling na trabaho sa Pilipinas. I will start with number three and then two and one. Number three, beautician. Sasabihin nilang maganda ang customer kahit hindi naman talaga. Number two, conductor ng jeep. Sasabihin niya na dalawa pa ang kasya kahit puro na. And last, and the most prolific of all these liars, number one, politico. That's the end of the story.